Okay, hello everyone. Welcome sa panibago na naman nating lecture, this time in developmental psychology. Sana itong lecture na to makatulong especially for those who are preparing for the board exam. Marami akong masasabing mga DevPsy concepts dito na sana makatulong sa pagre-review ninyo for the board exam. So ang lecture natin today is on social development in adolescence. But before I dig deeper into this, basa muna ako ng dalawang biblical passages that are very connected to this topic. Ang sabi sa Proverbs 13, "He who spares the rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently." And then from chapter 13, we jump to chapter 22. It says, "Do not make friends with a hot-tempered person, and do not associate with the one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared." Itong dalawang passages na to, very connected sa lecture natin on social development. Marirealize niyo later on na malaki ang pwedeng maitulong ng mga principles behind these passages para maging maganda ang development ng adolescents, specifically sa domain ng social development. Very quick review, pag pinag-uusapan natin DevPsych, 4 domains ang focus niyan. We have the physical, the cognitive, the emotional, and lastly, the social. So in DevPsych, pag sinabi nating social development, we are referring to relationships. Sa buhay ng tao, malaki ang parte ng relationships natin with other people in determining what kind of development we will experience. Yung quality nga ng buhay natin, malaki ang kinalaman dyan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Malaki ang mga influences nila kung paano ba tayo magde-develop, whether in a good way or in a bad way. And in DevPsych textbooks, ang top 2 social components sa pinag-aaralan in connection to human development, family and peers. So yan yung magiging simpleng outline natin for today. How does family influence the development of adolescents? At the same time, after ng family, pag-uusapan din natin yung peers. Pero ang pinaka-question that we want to answer in this short lecture is, as we discuss family and peers, paano ba nagiging maganda ang development ng isang adolescent in connection to their relationships with their families and peers? Okay? So, unahin na natin yung family. Ano ang impluensya ng pamilya ng isang adolescent sa kanyang development? Siguro naman, alam nyo na anong ibig sabihin ng family. No? Kasama dyan ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid, ang mga pinsan, kung extended family, mga uncle, lolo, and lola. Yan ang ibig sabihin ng family in this sense. Although, if you check the definition of family, marami pa yan. Pero yung definition natin ng family dito, the most basic level. Alright? Biological connection, mga tao na lagi mong kasama araw-araw, mga tao na kasama mo under one roof in your house. So what's the pattern of development in connection to the family during adolescence? Number one, according to studies, bumababa. There is a drop in time with family and more with peers. In general, ang mga teenagers, bumababa ang oras na ini-spend nila with the family kasi madalas na nilang kasama yung mga kaibigan. In one study, they were able to specify gaano katindi yung pagbaba ng time, no, with the family. From 35%, lalagpak yan sa 14%. Yung nawalang porsyento from the 35%, napupunta yan sa peers. Tanong, bakit mas nag-i-spend time na sila with their peers? Later on, pag-uusapan natin yan in the second part. In the DevPsych literature, ang tawag dito is adolescent disengagement. When an adolescent consciously spends less time with family and more with friends, ang tawag doon, disengagement. Hindi na sila engaged with the family. Hindi na sila masyadong sumasama sa lakad ng pamilya. Meron na silang mga sari-sariling mga lakad. Dati-rate, Saturday, sure ball, kasama ang pamilya, maglalakad-lakad sa mall, kakain sa labas. Pero ngayon, Saturday, optional. Kung yung teenager ba, sasama sa mga magulang to do the usual Saturday things. Kasi may sarili na silang mga lakad. Pupunta na sa bahay ng kaklase kasi raw may project. Or may sarili na silang outing ng barkada. Alright? So, ang tawag doon is adolescent disengagement.
Now, in the literature, this is considered one of the risk factors of human development in adolescence. Ibig sabihin, kapag masyadong nagtagal or masyadong malakas ang disengagement, hindi na sumasama ang adolescent sa magulang, hindi na niya kinakausap ang nanay at ang tatay, hindi na siya masyado nakikipag-communicate sa mga kapatid niya kasi may iba na siya laging kinakausap, yung barkada niya, it's a risk factor. And why is that? Remember, ang mga adolescent immature, especially their brains. Anong pinag-usapan natin sa cognitive development in adolescence in my previous lecture? Ang isang immature brain ng adolescent, kinakailangan laging maaalalayan yan ng adult brain. An adolescent brain must always be guided by an adult brain. Dapat laging naaalalayan yung immaturities ng adolescent brain kasi kung ano-anong iniisip niyan. Maraming immaturities, maraming immature ideas na iisip ang adolescent brain leading to risky behaviors. Mag-drugs, mag-try out ng kung ano-ano, kung kanino-kanino sasama, na hindi naman dapat, kung saan-saan pupunta, na pwedeng ikapahamak ng teenager. O kaya nga ang instruction sa Deuteronomy bilang mga magulang, dapat consistently inaalalayan ang mga anak. Diba sabi nga dito, no, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them, ang inuutusan dito mga parents, impress them on your children ng kailan, paulit-ulit. As often, as frequent as possible. Talk about them when you sit at home, when you walk down the road, when you lie down, when you get up. Paulit-ulit dapat inaalalayan mo yung anak mo. And take note, in Deuteronomy, walang sinasabi dito na hihintuyan during adolescence. Ibig sabihin, kahit adolescent na yung anak mo, kailangan aalalayan mo pa rin siya ng spiritual truths. Because this is one of the most important needs of an adolescent brain. Kung ang brain nila is immature, that brain needs mature spiritual ideas. Yung mature spiritual ideas, yun ang magkokontrol. Yun ang magpapahina sa mga impulses na malalakas ng isang adolescent brain na pwede niyang ikaligtas. Yun. Yun nga ang nangyayari kapag nagdi-disengagement. Laging wala sa bahay, hindi nakakausap ng magulang, hindi natuturuan ng mga spiritual values, napapalitan ng mga worldly values na galing sa barkada, it leads to risky adolescent behaviors. Kaya siya tinawag na risk factor. Alright? Now, one more thing about this pattern of adolescent behavior, itong disengagement, highly cultural. Ibig sabihin, hindi naman to universal rule na sa lahat ng kultura ang mga adolescents nagdi-disengagement. Depende pa rin yan sa iba't ibang mga tribes or peasant societies. Iba-iba naman yan, iba rin yan sa, sorry, no, typo, iba yan sa mga American culture, iba rin yan sa European culture, lalong-lalo na sa Asian, specifically Filipino culture. Iba-iba ng degree of disengagement. May ibang kultura, malakas ang disengagement, may iba naman, mahina ang disengagement. Now, you can pause the video and ask yourself, i-connect nyo yung disengagement sa mga Pilipino. Sa tingin nyo ba ang mga teenagers sa Pilipinas, when it comes to disengagement, malakas ba o mahina? Ang mga teenagers ba natin in our culture, more likely sasama pa rin sa mga magulang or less likely sasama pa rin sa mga magulang? Okay? But let me just take this one level higher. Magsishare lang ako ng insight dito in connection to depende sa kultura ang engagement ng adolescent. Sana matutunan ninyo in developmental psychology na mahalaga talaga ang tinatawag na cultural scripts. Ibig sabihin ng cultural scripts, ito yung mga inaasahan nating mga pangyayari given a certain developmental period, including adolescence. So sa iba't ibang mga kultura, iba-iba tayo ng inaasahan kung ano ang magiging dapat na treatment natin sa mga teenagers. Iba ang trato sa mga teenagers sa Amerika, iba pa yan sa European, iba pa yan sa Asian, so on and so forth. At ito yung continuum dyan. Diba? May mga kultura in the left extreme, inaalalayan talaga pag adolescent. May mga kultura naman, on the other hand, pag alam nilang nasa teenage years na yung bata, mas pinapakawalan na. Diba? Nakakaisip ba kayo ng mga kultura na ganito? More on yung adolescence nila inaalalayan versus yung adolescence nila pinapakawalan.
So different cultures will vary in the degree, in the intensity, whether yung teenagers nila inaalalayan or pinapakawalan. That's one good way to study human development. Lagi mong i-connect yung kultura. Hindi pwedeng meron kang pinaniniwalaan about DevPsych, tapos i-universalize mo yon, claiming that it's true for all cultures. Laging merong role ang kultura. Now, going back, i-connect mo to, itong idea na to sa mga Pilipino, ang mga adolescents ba sa Pilipinas more likely or less likely to be engaged or sorry, to be disengaged with the parents. Yan. Okay? Now, kaya nga, in connection to this insight, no, that explains why iba-iba ang ugali ng iba't ibang mga teenagers coming from different cultures because of this framework. Remember my framework, it starts with the cultural script. Iba-iba yan in different cultures. That will determine how teenagers will be treated in that particular culture. Iba ang trato sa mga adolescents sa Europe. Iba na naman sa Amerika, iba na naman sa Asia. At doon nang gagaling yung iba't ibang mga adolescent behaviors that we observe. So this explains why kapag nakakita ka ng iba't ibang mga teenagers galing sa iba't ibang mga cultural backgrounds, iba-iba sila ng ugali. Merong mga adolescents na conservative, very friendly, very family-oriented, while may mga adolescents naman na baliktad. Hindi sila religious, mahilig sila mag-try ng iba't ibang mga bagay, they're very adventurous, hindi sila ganun ka-close sa family nila. Bakit? What explains that? Again, differences in cultural script. I-try nyo, no, manood kayo ng mga youth-oriented shows in the past sa Pilipinas. Halimbawa, itong Gimmick, Filipino-oriented show ito about adolescents na ang culture na pinapractice dito, Filipino culture. Tignan nyo yung mga issues nila dito. Paano sila makipag-interact sa isa't isa? Paano sila mag-solve ng mga problems? Paano sila makipag-relate sa mga parents nila? Ikumpara mo yan sa teenagers ng Amerika. Manood ka ng episodes ng Beverly Hills 90210 or Melrose Place. Hindi ko na lang nalagay dyan. What will you observe? Ibang-iba talaga. Mas wild, mas liberated ang mga teenagers coming from the West compared to our very own adolescents. And what explains that? Balikan na naman sa framework na to, iba-iba kasi tayo ng cultural script. Iba ang cultural script of adolescents in the Philippines sa cultural script in adolescents sa Amerika. Actually, pwede mo nga i-apply dito yung framework in the previous slide. Diba, we can hypothesize na sa Pilipinas, ang mga magulang, kapag alam nila na ang anak nila, teenager na, more likely inaalalayan, mas humihigpit, mas nakikialam. Compared to in America. Kapag alam nila na ang mga anak nila grown up na, adolescents na, mas pinapakawala na nila. Hindi na sila masyadong nakikialam saan pumupunta, hindi na sila masyadong pumapasok sa kwarto ng mga anak nila. It's a big thing for them to respect their sons and daughters' privacy kasi nga magkaiba ang cultural script ng Pilipinas sa America in connection to how we treat our adolescents. Alright? Now, we are still under general patterns, no? Number two. Baka nalimutan nyo na number one, ano yung unang pattern? Nagda-drop. Yung time spent with the family, more with peers, ang tawag is adolescent disengagement. Number two, ang isa pang pattern na nakikita, nagkakaroon ng increase in conflict with parents. Dumadalas yung sagutan, yung awayan, yung pagtatampuhan ng adolescent sa magulang niya. Lalong-lalo na early adolescence. Anong age yan? Age 13 to 15 years old, talagang malakas ang expression ng adolescent rebellion. Kinokontra na nila yung mga sinasabi ng magulang, hindi na nila sinusunod yung mga pangaral ng magulang. It's either hindi nila susundin or gagawin nila yung opposite ng sinabi. Sinabing wag umuwi ng gabi, umuwi ng gabi. Something like that. Kapag paulit-ulit sinasadyaya ng adolescent, alam niya na yung behavior niya, ikakabad trip ni nanay, ikakabad trip ni tatay, at yun ang ginagawa niya, yun ang tinatawag na adolescent rebellion. And in my previous lectures, I explained bakit nagkakaroon ng adolescent rebellion. In general, nagkakaroon kasi ng pagbabago in their cognitive development or sa simpleng Tagalog, kung paano sila mag-isip. The way they process information, the way they accept truth claims from parents and the society, iba na kumpara when they were children.
So balikan nyo na lang yung lecture ko on that para mas maintindihan ninyo. Now, let's zoom in. Adolescent rebellion in the literature, ito ang definition ng rebellion. Emotional turmoil, conflict within the family, alienation from adult society, reckless behavior, and rejection of adult values. Yung sinabi ko kanina. Pag pinagsabihan sila ng adult, ang gagawin nila, number one, either hindi nila papansinin, dead makels, maghugas ka ng pinggan, hindi naghugas ng pinggan, or gagawin nila yung kabaliktaran na sinasadya nila. Huwag ka muna makipag-boyfriend, nakipag-boyfriend naman. Yun. So yun ang tinatawag na adolescent rebellion. Again, ulitin ko, no, sinabi ko na kanina to, malakas na malakas yan during early adolescence. Ito na yung nakita ni G. Stanley Hall na naging basis niya sa kanyang storm and stress model. So si G. Stanley Hall, siya yung isang popular na psychologist na nagpa-popularize, nagpauso sa idea na ang tao magulo kausap, magulo kasama, magulo ang buhay pagpasok ng adolescence. Ang tawag doon, storm and stress model. Now we know, bakit kaya nasabi ni G. Stanley Hall na ang tao nagiging magulo during adolescence, isa siguro ito sa mga nakita niya. Marami siyang na-observe ng mga adolescents that na tuwing nandoon sila sa phase na yon, ang mga magulang talagang sakit ang ulo, ang inaabot. So binuo ni G. Stanley Hall yung storm and stress model. So yung summary niya, no, kung ano ang storm and stress, is this one. Adolescence is when the very worst and best impulses in human souls struggle against each other for possession. Bakit may struggle during the phase of adolescence? Struggle ng adolescent sa sarili niya at struggle ng adolescent sa mga relationships niya with the family. Bakit? Dahil nga sa adolescent rebellion brought by cognitive advances na nangyayari sa kanila. So if you want to learn more about this, marami akong mga details na sinabi dito, panoorin nyo yung lecture ko dyan para mas maintindihan ninyo how cognitive development in adolescence leads to certain forms of adolescent rebellion. Alright? So in summary, ano yung mga cause? Bakit nagkakaroon ng adolescent rebellion? Sinabi ko na kanina, advances in cognitive reasoning. Yung pangalawa, gusto kong i-zoom in ngayon, meron na kasing power struggle. So yung number one, papanoorin nyo yan sa previous lecture ko. Number two, power struggle. Ibig sabihin, kaya sila nagre-rebelde, gusto nila makakuha ng freedom from the parents na ang mga parents most of the time ayaw ibigay sa mga adolescents kasi nga sa paniniwala na kailangan ng adolescents ng alalay. Lalong-lalo na if you are living in an Asian culture such as the Philippines. Kaya malakas ang power struggle among adolescents and their parents in the Filipino culture. Kontre, ang adolescent gusto nang kumawala, gusto nang kalayaan. Ang parents ayaw. Gusto lalong ipamper, lalong protektahan ang mga teenagers nila. Na hindi naman masama. Kasi totoo naman, delikado ang panahon ngayon. Marami mga manloloko dyan. Marami mga masasamang loob na baka ikapahamak ng teenager nila. Baka bigyan sila ng drugs, baka may ma-sexually abuse yung mga teenagers nila, baka malulong sa bisyo yung teenagers nila, so on and so forth. Kaya nagiging maingat lang yung mga parents. But as they do, habang iniingatan nila yung mga teenagers nila, sa perspective naman ng teenager, ayaw nila yon. Gusto nilang kumawala. You see the opposite side of that dynamics. Nagkukulong yung parents, gustong kumawala yung adolescent, kaya ang coping mechanism ng adolescent para mabawas-bawasan yung pagkulong sa kanila ng parents nila, magre-rebelde. Pasasakitin nila yung ulo ng parents para makakuha sila ng a little bit of freedom that they like coming from their parents. Kaya naalala ko yung kanta ni Britney Spears dyan I'm not a girl, not a woman. Etong linya na to, it reflects yung sinasabi ko kanina. Sabi niya, I'm not a girl. There is no need to protect me. It's time that I learn to face up on this on my own. Eh, ang problema, ang mga parents nga ayaw. Baby pa rin nila yung teenager nila. Oo, malaki ka na, teenager ka na, pero nandito ka pa rin sa pamamahay ko. Hanggat nandito ka sa pamamahay ko, sumunod ka sa akin, kung ayaw mo, lumayas ka na. Ganyan ang mga linyahan ng mga Filipino parents. I'm sure you can relate.
I've seen so much more than you know now, sabi ng teenager, so don't tell me to shut my eyes. Hayaan mo na ako. Kaya ko na to. Kaya ko nang i-deal yung mga problema ko kahit sa totoo lang, hindi pa. But in the perspective of an adolescent, feeling nila, kaya nila. Isang expression niya ng immature adolescent thinking. 'Di ba? Ang tawag diyan, 'di ba, yung tinatawag na invulnerability. They think that they can do things on their own, pero sa totoo lang, given the limitation of their resources, hindi talaga. But in their perspective, it feels like it. 'Yon. So 'yan ang isang litaw na litaw na dynamics during adolescence in connection with their families. Now, balik tayo kay G. Stanley Hall dun sa sinasabi niyang storm and stress model kasi merong dalawang issues dito na pinag-uusapan in depth psych literature. Number one, could it be na itong sinasabi ni G. Stanley Hall on adolescence is only an exaggeration? Yung sinasabi niya na tuwing ang tao papasok sa adolescence, sakit sa ulo yan, magulo kausap yan, puro na lang heartbreak ang dadalhin ng mga yan sa mga magulang, hindi kaya exagge lang yan. Hindi kaya ginamit lang yan ni G. Stanley Hall para mapansin siya ng scientific community, para makasulat siya ng libro at bilhin ng tao. Oh, paano nila nasabi yan? Kasi may mga researchers na nagpapakita na hindi naman lahat ng adolescent sakit sa ulo. Hindi naman lahat ng adolescent storm and stress model ang pinapakita. For example, in the following researches, sabi ni Schonert, Reichel, only 1 in 5 teenagers fit adolescent rebellion. Mababa yan, 1 in 5. Eh, lalong-lalo na yung kay Offer, 2004. In a 34-year longitudinal study, 67 14-year-old suburban boys, early adolescents yan. Diyan malakas ang adolescent rebellion. Pero anong nakita ni Offer? The vast majority adapted well to their life experiences. Oh. Baka naman ini-exage lang ni G. Stanley Hall yan. Kasi itong mga to, okay naman yung pagka-adolescent nila. Hindi naman sila storm and stress. Hindi naman sila sakit sa ulo sa mga parents nila. Oh, how can you counter-argue with these researches? Pwede mong i-emphasize yung year kung kailan ginawa yung mga researches. Matatanda na, matatagal na. Yung isa, 1992. Yung isa, 2004. Mga old researches na yan. And in psychology, lalong-lalo na in personality psychology, we know as time goes by, ang ugali ng tao nag-iiba. From generation to generation, nag-iiba ng general personality profile ang mga tao. I-fast forward mo ngayon, 2024, totoo pa ba? Ganyan pa ba yung makikita mo sa mga adolescents ngayon, lalong-lalo na Generation Z na? Iba na ang ugali ng mga Gen Zs kumpara sa mga adolescents noong 1992, at noong 2004. Diba? That is a very good assumption to have. Iba na ang personality profile sa mga teenagers dyan kumpara sa mga teenagers ngayon. In fact, merong supportang article dyan. Yan. If you can read on your own, i-download nyo sa Google and then basahin ninyo. Basically, ang pinapakita lang dito, iba talaga ang personality profile ng mga teenagers ngayon. To be more specific, let me read to you some excerpts coming from this article. Yang naka-red. Ano ang dominant trait ng mga teenagers ngayon? Ang mga teenagers ngayon daw, masyado nilang mahal yung kanilang self. Readiness to express and defend their own opinion. Ang ugali ng mga teenagers ngayon, accomplish goals both independently and in creative interaction with other people. Sobrang halaga sa mga teenagers ngayon yung tinatawag na personal agency. Loves nila ang kanilang kalayaan, loves nila ang kanilang feelings, loves nila ang kanilang personal rights. Tapos dadagdagan pa yan ng popular media, lalong i-reinforce ng mga ganyang teachings. The self-love movement, you follow your heart, follow your feelings, do what makes you happy. Nandyan pa yung deserve psychology, you deserve this, you deserve that. Lalong nare-reinforce yung pagmamahal ng adolescent sa mga sarili nila. Diba? O ngayon, ang problema dyan, kapag ang parents nagturo ngayon ng mga values that are the opposite of these self-values. Tulad ng selflessness, social responsibility, spirituality, maniwala ka sa Diyos, the Bible is God's word that you need in your life, parental respect, civic engagement, volunteerism. Ito mga values na to,
kabaliktaran ng values na meron ang mga Gen Zs ngayon. So you can see the values conflict in this situation. Ito yung kanilang value, ito yung tinuturo ng parents, what do you expect? Oh. Most of the time, ang mga adolescents ire-reject ito kasi loves na loves nila ito. Ito kasi yung uso. Ito kasi yung nare-reinforce sa media. Ito yung nare-reinforce sa mga kaibigan nila. Kaya kapag ang parents nagturo ng mga values na opposite nito, sa lungat ng mga values na yan, tulad ng mga ito, selflessness, social responsibility, etc., ang tendency, dededmahin ng mga adolescents yan or magre-rebelde, gagawin yung opposite nito. So the question now is, paano hindi mangyari yan? Merong dalawang tips according to DevPsych Research. Kaya nga, number one, mahalaga talaga na maaga pa lang, bata pa lang, ang isang anak, tinitrain na sa mga values na maganda. Tulad nga ng mga values na to. Selflessness, social responsibility, spirituality, kailan mo dapat tinuturo yan sa anak mo? Bata pa lang. Hindi yung kung kailan siya naging teenager, anak, 13 years old ka na. Mahalaga na matutunan mo ang mga bagay na yan. Late na. Most likely, ang nakapasok na sa anak mo, ang value system niya, eto na. Diba? Kaya nung nagtuturo ka ngayon ng spirituality, tinuturo mo na si God, tinuturo mo na si Jesus, tinuturo mo na yung salvation, it's not making sense for them. Nakukornihan sila, nawiwirduhan sila because you did not start them early. Walang continuity. Hinayaan mo na lang hinayaan na gawing ganyan yung anak mo ng mundo. Media. Yan. Social media. Mga influencers, sila ang humubog sa anak mo from age 0 hanggang 13 years old. Tapos magsisingit ka ng ganyan nung 13 years old na yung anak mo. It's too late. They will just end up rejecting this. Kaya nga sinabi, diba, doon sa Proverbs, kailan dapat nagsisimula ang training? Child. Bata pa lang. Childhood. Train up a child in the way he should go. And when he is old, ibig sabihin, pag mature na siya, and that covers adolescence, he will not depart from it. Ibig sabihin, pag nagturo ka ng ganito during adolescence, hindi na mabago sa kanya. Hindi siya mahihirapan. Hindi niya i-re-reject. Kasi yan na talaga yung tinuro mo ever since. Ang i-re-reject niya ngayon, yung tinuturo ng mundo. O, diba? Kasi ito yung default niya. Sinimulan mo kasi na maaga. Kaya nung tinuturuan siya ng mundo ng mga yan, ano nangyayari? Ito ngayon yung hirap na hirap makapasok doon sa psychological system ng adolescent. Dapat ganun ang mangyari. Kaya, paano mangyayari yon? Ulitin ko, you start early. Number two, ang isa pang paraan para maturuan ng maayos na values ang mga adolescents, kailangan securely attach sila sa mga parents nila. O, in DevPsych, anong ibig sabihin ng secure attachment? Ito yung feeling na ang adolescent gusto niya yung mga magulang niya. Friend niya. Comfort zone niya yung mga magulang niya. Ang kabaliktaran niyan, insecure attachment, ibig sabihin, ito yung mga teenagers na ang pananaw nila sa mga magulang nila, kalaban, kaaway, killjoy, kailangan takasan. Oh. Kapag ganon ang pananaw ng teenagers sa mga magulang, mahihirapan talaga magturo ng values yung mga parents. Kasi nga kaaway ka eh, sa pananaw nila. So bakit ako makikinig sa kaaway ko? Makikinig ako sa mga kakampi ko. Sino? Yung mga peers niya, yung mga kaibigan niya, na ang values na tinuturo sa kanya, yung mga yan, na tinulungan pa ng social media. O, diba? Kaya again, kinakailangan, para maging madali ang pagturo sa mga adolescents sa mga magagandang values, securely attach ang mga anak sa magulang. And again, this should start early. Huwag mong sasabihin na ngayong 13 years old ka na, gusto ko, securely attach ka sa akin. That's late. Remember, yung study ni John Bowlby? Remember yung mga pag-aaral ni Mary Ainsworth? When is the earliest time that we can see how attached a person is to the guardians or to the parents? Infancy pa lang. Merong ginagawa. Yung mga parents, kapag ginagawa nila yon, nagiging securely attached sa kanila yung mga anak. You can just watch my previous lectures on that, no? Kung ano ba yung mga specific behaviors na dapat ginagawa ng magulang para maging securely attached yung anak nila sa kanila. Pero bigyan ko kayo ng isa dito. Ang isang example dyan would be
consistency of presence. Basta na sense ng teenager o na sense ng bata na ang mga magulang niya laging nandyan para sa kanya, consistently tuwing may kailangan siya, parents are there to respond, most likely, nagiging securely attached sila sa parents nila. Kaya bad news ito sa mga absent parents. Yung mga parents na bihira na lang umuwi, kulang ang oras sa mga anak. Oh, bad news yan. Because according to the literature, less time, mas less ang time ng magulang sa anak habang lumalaki yung anak, mas nagiging insecurely attached sila sa mga parents. At ang downfall nun, ang disadvantage nun, in the future, mahirap silang pangaralan. Kasi nga hindi sila securely attached sa inyo eh. Mas makikinig sila sa mga peers nila, kaibigan nila, kasi doon sila securely attached. Eh bakit? Eh kasi habang wala ka, bilang magulang, sino yung laging nandyan para sa kanila? Yung mga kaibigan nila. Diba? So, yun ang sinasabi dito. Kaya, ito, no? Going back to this bullet, kapag securely attached ang teenager sa'yo, mas paniniwalaan ka kumpara sa mga peers, risk factor kapag securely attached sila sa friends. Sabi mo, wag iinom. Wag magta-take ng drugs. Eh, kaya lang, hindi nga sila securely attached sa'yo. Sino ka ba? Ba't kita pakikinggan? Ang mas pakikinggan ko, mas paniniwalaan ko yung mga kaibigan ko na nagsasabi na okay lang mag-drugs, okay lang uminom kasi parte yan ng college life. Hindi ka dapat graduate ng college kung hindi mo pinagdaanan yung phase na yan. Kaya dapat mag-try out tayo ng sabay-sabay sa isang kwarto. Yun. Dito sila makikinig. O diba? Kaya risk factor yan. Alright? So, ito, magandang research idea. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kamusta na kaya ang pagpapalaki ng teenagers ngayon? I'm sure, teenagers today compared to teenagers before, ibang-iba ang personality profile, which means, ibang-iba ang skill set ng mga magulang na kailangan ngayon. Ibang-iba yung skill set na kailangan i-practice ng mga magulang ngayon kumpara sa mga skill set na kailangan noon. But to confirm that, because we are just hypothesizing here, no? Speculation lang to, maganda magkaroon ng comparative FGD. Diba? Ikumpara natin yung ugali ng mga teenagers noon sa ngayon, mag-interview din tayo ng mga magulang na nagpalaki ng teenagers noon at mga magulang na nagpapalaki ng teenagers ngayon. And then let's find out kung may mga skill set nga ba na talagang kailangan ngayon ng mga magulang na hindi naman nila masyadong kailangan noon. Ang hypothesis natin, may mga differences yan. Ang isa pang issue na ino-open in connection to G. Stanley Hall's Storm and Stress Model is hindi maganda na paniwalaan mo yung Storm and Stress Model ni G. Stanley Hall because it becomes a self-fulfilling prophecy. Although yan yung nakita ni G. Stanley Hall, hindi naman ibig sabihin nun dapat yan lagi yung ine-expect natin sa mga teenagers. Kasi ang downfall niyan, kapag lagi mong ine-expect ng isang tao dahil teenager na siya, magulo yan, sakit na sa ulo yan, magkakaroon ng self-fulfilling prophecy, which is a very popular term in social psych. Also known as a Pygmalion effect, di ba? O, ito ibig sabihin ng self-fulfilling prophecy, your beliefs to a person will affect how you treat the person. And that person, kapag na-sense niya, yung treatment mo sa kanya, ang iisipin niya dahil ganun mo siya tinitreat, baka ganun talaga dapat yung ginagawa niya. Okay, to be more specific, i-connect mo to sa adolescence. Ikaw to, nag-isip, teenager na to. Magulo na to. G. Stanley Hall yan. Storm and Stress Model yan. Therefore, dahil ganyan ang expectation mo sa teenager mo, hihigpitan mo ngayon. Mahigpit ka sa oras. Dapat, bawal lumabas ang hindi nagpapaalam. Merong curfew. Dapat, ang laptop may password. Ang paggagamit ng laptop, dapat may oras. Yan. Walang say yung adolescent sa'yo. Ang sinabi mo, sinabi mo. O, ganun ka kahigpit. Ang epekto ngayon niya sa teenager is, ito yung iisipin niya sa sarili niya. Iniisip siguro ni daddy, iniisip siguro ni mommy, magulo ako. Therefore, anong epekto niya sa behavior ng teenager, paninindigan niya yung thinking niya sa sarili niya. Dapat nga siguro, dahil teenager ako, magulo ako. Baka normal lang yon sa pagiging teenager na magulo. Therefore, panindigan ko na. Para normal akong teenager na magulo. Nag-gets nyo? O tapos, kapag ganyan na mag-act yung teenager mo, magulo na nga siya,
lagi kang pinapatawag sa eskwelahan kasi nag-cheating, nakipag-away, nahuling naninigarilyo, magulo sa klase, lalo ngayon marireinforce yung belief mo about your teenager, lalo mong i-expect na magulo nga siya. At dahil dyan, hihigpitan mo na naman lalo, the cycle continues. Sa clinical psych, ang tawag dyan naging vicious cycle. Hindi maganda. Diba? Kaya yan yung downfall, going back to G. Stanley Hall, kapag pinatili natin yung ganyang expectation sa mga adolescents. Kaya, ang tanong ngayon, no, how do you deal with teenagers? Diba? How do you deal with teenagers and the expectation na magiging mga magulo silang tao? Okay, ito ang sinasabi ng research. No? Remember, ito. Let's go to this slide. Wala tayong magagawa sa number one. Diba? Actually, ito pala muna, no? Talagang mangyayari talaga yung pagiging magulo ng mga teenagers along the way. Iba-iba lang ng intensity. Imposible kung paano sila nung childhood, pagdating nila ng adolescence, ganun na ganun pa rin sila. May mga changes yan for sure. May mga kanya-kanyang sakit na ulo na ibibigay ang mga yan sa magulang. Iba-iba lang ng intensity. Yung iba, sobrang tindi. Halos gusto na ng magulang palayasin yung teenager. Yung iba naman, mild lang. Mga konting tampuhan lang along the way. Gets nyo? O, pero, mangyayari at mangyayari yan. Meron talagang lagi mga gusot, mga gulo na mangyayari because the person has entered adolescence. So how do we deal with that? How do we deal with teenage misbehaviors? Number one, going back to the sources of adolescent rebellion, wala tayong magagawa dito eh. Sa advancing cognitive reasoning, talagang hindi natin pwede i-control yan. Ayaw naman natin ipag-pray na, Lord, sana wag na mag-cognitively advance yung teenager para hindi na sila maging rebelde. Pangit naman yung prayer na yon. Gusto pa rin natin mag-advance sila cognitively. So let's just leave it as is. Maging thankful na lang tayo na ang teenager, at least, nagko-cognitively advance. Pero ang mas may control ang mga parents is yung number two, yung power struggle. Gusto ng mga teenagers yung freedom na most of the time, ang mga magulang ayaw ibigay sa mga teenagers. So, anong sagot dyan? You meet them halfway. Huwag kang maging diktador. No? Na ang sinabi mo, sinabi mo. Pag sinabi mo, hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng lumabas. You have to be able to, what's the word, negotiate freedom with teenagers. Again, this is where I put into question yung ganyang thinking ng mga Asian parents, lalo na yung mga Pilipino. Hanggang nasa pamamahay kita, wala kang say sa mga gusto ko. Kung dito ka nakatira sa pamamahay ko, sumunod ka sa mga patakaran ko. Kung ayaw mo sumunod sa mga patakaran ko, lumayas ka na. May mga ganyang parents. Pero again, hindi maganda yung ganong approach. You have to meet them halfway. You have to be able as a parent to negotiate freedom with them. Dapat willing ka silang pakawalan, willing ka sa kanilang makinig in connection to the freedom that they want. Let me share with you a research. Ito, pagpasensyahan nyo na, hindi ko nasulat yung eksaktong citation but I'm pretty sure I got this from a journal article. No? Sabi dito, some research suggests that late adolescents who are still living at home tend to be less close to their parents and to have more negative interactions with them. So yung mga teenagers daw na nakatira sa bahay ng mga magulang nila, magulo. Marami mga misbehaviors. Okay? Now, asan na ba yun? Then, late adolescents who have left home for college or work. Yan. Kung ikukumpara mo raw yung mga late adolescents sa may sarili ng mga buhay, wala sa poder ng mga magulang nila, mas less ang conflict nila sa mga parents nila. So, what does that tell you? Na talagang kapag ang teenager kinokontrol ng magulang, doon tumataas ang conflict or adolescent rebellion. However, this research was almost entirely done on European-American middle-class families. Now, let me continue. Merong sisira na study dito. So, again, ano ang principle dito? Kapag ang teenagers nakatira with parents, mataas ang adolescent rebellion. Okay? Paano naman to? A 5-year longitudinal study of 76 middle-class African-American adolescents found a similar pattern
So ito, mga African American adolescents, similar pattern din, nakatira sila sa mga magulang nila. At dahil doon, mataas ang misbehaviors, nagre-rebelde sa mga magulang. But, ito, this is only true for girls in late adolescence but not for boys. Gets nyo? Ibig sabihin, yung mga teenagers na nakatira with parents, mataas ang rebellion, only for girls but not for boys. So may mga boys na nasa adolescence nila na nakatira with their parents pero hindi sila nagre-rebelde. Bakit? Ang sagot, possibly because African American boys living at home tend to be given more freedom than girls are. Ibig sabihin, okay lang naman pala na ang mga anak nakatira with parents, hindi mataas ang rebellion basta they are given a little bit of freedom. Dahil mga lalaki ito, in African American cultures, they were given more freedom. So kahit na nakatira sila with their parents, hindi ganun kataas ang adolescent rebellion kumpara sa mga adolescent girls na nakatira with parents. Tapos, mahigpit pa yung parents sa kanila. So, what does that tell you? A little bit of freedom. Giving a little bit of freedom to adolescents improve their behaviors. Hindi pwedeng diktador ka as parent. Kailangan makikinig ka sa mga iniisip ng isang teenager and then from there, you begin to negotiate freedom. In the language of parenting styles, anong tawag sa ganyang parenting style? Yung binabalanse mo. Yung may authority ka pa rin sa kanya, pero hinahayaan mo rin siyang mag-express ng sarili niya and then you negotiate the power that you have over your teenager. Ang tawag doon, authoritative parenting. Balanse ang pagdisiplina at ang pagmamahal na binibigay mo doon sa adolescent. Ito yung formal definition ng authoritative parenting. Type of parenting where the parent is able to negotiate. Hindi siya diktador. Hindi siya dikta ng dikta kung ano ang do's and don'ts. Nagdidikta siya ng do's and don'ts and then the parents ask the adolescent, what do you think about it? Can you do this? Can you do that? Meron ba akong mga changes na dapat na gusto mong palitan ko? Let's talk about it. Negotiation yun. They exercise appropriate control over a child's conduct but not over the child's sense of self. May control sila sa adolescent, may curfew pa rin, meron pa rin mga tamang pagkain, mga tamang damit na dapat nilang isuot, pero hindi naman to the point na nawala na yung sense of self ng adolescent, hindi na niya kilala kung sino siya kasi wala siyang say kung anong gusto niya. Balanse. Sundin mo yung mga gusto ko as parent, pero meron ka ring space to do the things that you want to do for yourself. Okay lang na magdamit ka ng ganyan kung yan yung gusto mong damit, pero pagdating sa simbahan, ayusin mo yung pananamit mo. Magdamit disente ka because you are going to face God in the church. Yun, ganun yung negotiation of power in authoritative parenting. At naalala ko dito, alam nyo ba sa Bible, yan ang type of parenting na pinopromote, authoritative. Diba sabi sa Ephesians, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi pa sa Proverbs, he who spares the rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently. Balanse. Ako ang authority sa buhay mo, pero bibigyan kita ng space para gawin mo ang gusto mo. Let's negotiate. Let's meet halfway. Yan ang magandang parenting during adolescence para hindi tumataas ang adolescent rebellion. Oh, actually, ito, magandang article din to support what I'm saying. We don't have enough time. You can just read this article on your own. Pero ang framework na pinopromote dito, very simple. Kapag ang mga parents nagpa-practice ang authoritative parenting style, it strongly predicts the life satisfaction of an adolescent. Ito yung mga teenagers na masasaya. Ito yung mga teenagers na wala masyadong rebellion. Ito yung mga teenagers na naging maganda ang development when they were in their adolescence. Bakit nangyayari yung mga yon? Kasi ang pre-practice sa kanilang parenting style is authoritative parenting. Let me further add in another research in connection to authoritative parenting, the most secure adolescents have strong supportive relationships with parents who are attuned to the way the young people see themselves, permit and encourage their strivings for independence, and provide a safe haven in times of emotional stress. Read those words again in yellow.
ano yung mga yellow words na yan, expression yan ng authoritative parenting. Kaya may tatlong insights dito. Number one, talagang ang pagpapalaki ng teenager kailangan ng parenting skills. Hindi basta-basta ang pagiging parent. Dapat pinaghahandaan yan. Dapat ini-educate mo sarili mo to become a good parent. Kaya risk factor lagi, no? Kapag ang isang tao naging parent na ayaw niya o naging parent na hindi oras, such as in teenage pregnancy. Kasi hindi masyadong nade-develop yung skill set na kailangan para magpalaki ng maayos na adolescent. Insight number two, parental monitoring is important. Para kasi ma-practice mo yung authoritative parenting, dapat present ka sa buhay ng anak mo. Hindi pwede magiging authoritative parent ka na lagi ka namang absent sa buhay ng anak mo. And insight number three, makikita natin talaga dito na mahalaga ang continuity in the lifespan. In the first place, para i-absorb ng adolescent yung mga tinuturo mo. Para magawa mo to sa teenager mo, dapat maayos ang connection mo with him or her. Securely attached kayo sa isa't isa. And as I keep on mentioning in this lecture, ang secure attachment, kailan nangyayari yan? Kailan hinuhubog yan? Kailan ninunurture yan from the moment that you become a parent? Infancy pa lang. Dapat may mga ginagawa ka na para yung anak mo securely attached sa'yo para madali siyang turuan in the future. Madali siyang pakisamahan. Mas paniniwalaan kanya. Alright? So that's all about parent. Now let's move on from family. Punta na tayo ngayon sa peers. Ano ang impluensya ng peers o kaibigan ng mga adolescent sa kanilang mga development? Ito yon. Ito ang definition ng peer group. Ano ang epekto ng peer group sa adolescents? The peer group is the source of affection, sympathy, understanding, and moral guidance, a place for experimentation, and a setting for achieving autonomy and independence from parents. It is a place to inform intimate relationships that serve as rehearsals for adult intimacy. Ganyan katindi ang influence ng peers in the development of an adolescent. Kaya wag nating ini-small, wag nating minamaliit yung mga kaibigan ng mga teenagers. For all you know, marami mga patterns of behavior ang teenagers. Bakit sila ganon? Bakit mahilig chumiting? Bakit mahilig mag-cutting class? Bakit biglang nanigarilyo? Bakit nagmumura na? Or kahit yung positive, pwede rin. Bakit biglang nagba-Bible study na? Bakit biglang mahilig na tumulong sa kapwa? Malaki ang impluensya ng peers o mga kaibigan nila. Alright, so ano yung mga general patterns that happen during this time? Number one, the peak of influence of peers is very strong during early to middle adolescence. Ibig sabihin, sa madaling Tagalog, during this time, ang mga teenagers most likely makikinig, mas kasama, mas paniniwalaan yung mga kaibigan nila kumpara sa mga parents. Kaya nga related to, no, sa high conflict during early and middle adolescence between the teenager and the parents. Bakit nag-aaway ang teenager at ang adolescents? Kasi maraming mga values ang mga adolescents na salungat, taliwas sa mga values na tinuturo ng mga magulang. Ang tanong, saan nanggaling yung mga values na yon, nakabaliktaran, na tinuturo ng mga magulang doon sa peers na lagi nilang kasama? Gets nyo? So after pagalitan ng mga magulang yung teenager, dahil bad trip yung teenager, tatakbo yan sa mga kaibigan nila for comfort. Kasi nga, ito yung nakukuha nila from their friends. As you can see, ang dami magagandang bagay. Diba? Kaya takbuhan ang peers ng mga adolescents na may problema sa magulang. To the point, may mga adolescents, galit na galit sa mga magulang, obsessed na obsessed sa peers. Yun ang risk factors. Yun ang risk factor, I mean. Kapag ayaw sa magulang, mas gusto pa sa peers. Later on, pag-uusapan natin kung bakit naging risk factor yon, no? Number two, peer approval during this time, significantly, is very important for the teen. Mahalagang mahalaga sa isang teenager during this time na ina-approve siya. Pinupuri siya. Tinatanggap siya ng mga kaibigan niya. Actually, this is a good article to read in connection to that pattern. Karamihan ng mga teenagers may ganitong mentality. I will do everything. Lahat gagawin ko para lang tanggapin ako ng barkada. Kaya please lang,
Ano bang dapat kong gawin para makapasok sa grupo ninyo? Lahat gagawin ko. Now, masama yung ganyang mentality. Kapag yung teenager, naka-enslave siya sa ganyang mentality, lahat gagawin ko, tanggapin nyo lang ako sa grupo ninyo, that adolescent becomes very prone to a number of negative adolescent behaviors. I hope you can see the connection why. Diba? So, basically, ang sinasabing framework dito, ito. Malaki ang correlation between what the group does and what the adolescent does. Bakit ginagawa ng teenager yung ginagawa ng peer group? Bakit? Para lagi siyang isasama sa grupo. Kasi kapag may ginagawa yung grupo, tapos hindi gagawin ng teenager, ano magiging dating sa grupo? Killjoy ka. Bakit hindi mo ginagawa yung mga ginagawa namin? Bakit hindi ka nakikiisa sa amin? Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang kakaiba. Ba't ka pa namin naging kaibigan? Kung hindi mo naman pala gagawin yung mga ginagawa namin. Nagigets nyo? Kaya ang ending, para hindi magkaroon ng ganun, para walang threat of rejection, ang teenager, lahat ng gagawin ng grupo, gagawin ko din. Oh. I-connect nyo ngayon yan sa negative behaviors. Bakit biglang nanigarilyo na yung teenager? Kahit hindi naman talaga siya naniniwala na maganda ang paninigarilyo. Eh kasi pag hindi ako naninigarilyo, ire-reject ako ng grupo. Lahat kasi sila naninigarilyo. Eh di nakisama na rin ako para doon pa rin ako sa grupo nila. Para lagi pa rin ako kasama sa gimmick. Para lagi pa rin ako kasama sa basketball every Friday. Nagigets nyo? Oh. I-connect nyo pa yan sa atheism, sa beliefs on faith. Bakit bilang hindi naniwala sa Diyos yung teenager? Eh kasi yung barkada niya lahat hindi naniniwala sa Diyos. So na-sway away na siya. Na-brainwash na siya ng grupo niya na wala talagang Diyos. It doesn't make sense to believe in God. Corny ka kung naniniwala ka sa Diyos. Oh. Eh hindi naman siya dating ganun. Eh ba't ngayon ganun na siya? Eh kasi nga, for the sake of the group, para sa inyo, kakalimutan ko yung idea na may Diyos. Gagayahin ko yung paniniwala nyo na walang Diyos. Kaya atheist na rin ako tulad ninyo. O, di ba? Nandyan din yung ano, fraternity. Bakit biglang sumama sa fraternity yung adolescent? Yan tuloy, napadel. Hinampas-hampas yung likod, puro pasa. E paano, yung buong grupo niya, yung mga kaibigan niyang apat, lahat sumama doon sa frat eh. E nakakahiya naman kung pababayaan ko lang sila na sila lang yung mapalo. Dahil kabarkada nyo ako, dahil mga brothers tayo dito, sasamaan ko na rin kayo, ako rin, magpapapalo na rin. Nagigets nyo? Yan ang downfall, yan ang downside ng ganyang mentality. Lahat gagawin ko para lang ma-approve ako ng mga kaibigan ko. O, pero don't get me wrong, ha? Yung ganyang framework, nag-a-apply din yan sa positive. Puro negative yung example ko dito. So, lagyan ko ng isang positive, totoo rin yan sa positive behaviors like pagba-Bible study. Hindi naman dati nagbabasa ng Bible yung adolescent. Bigla ngayon nagbabasa na. Bakit? Iyon pala yung mga barkada niya, yung limang barkada niya, lahat nagbabasa na rin ng Bible. Kaya siya rin, nagbasa na rin ng Bible. Yan naman yung good influence. Ito bad influence. Ito good influence. O, diba? So, nag-work din yung framework na yan for positive behaviors. But regardless if it's negative or positive, ang magandang insight dito na pwede nating matutunan in connection to this kind of pattern, in connection to peers. Mahalaga na sa isang adolescent, matuto siya na pumili ng mga kaibigan. Don't you agree? Actually, ito hindi lang dapat adolescent ang pumipili ng kaibigan. Ang mga magulang din. Parents, the guardians of the adolescent should also have a say. Meron din silang say kung sino ang mga kaibigan na sinasamahan ng adolescent. Do you agree? Meron din dapat silang opinion, meron din silang say, meron din silang karapatan na makialam kung sino ang mga kaibigan na sinasamahan ng adolescent. Kasi kung hindi naging maingat yung adolescent sa pagpili ng mga kaibigan, there is a tendency na yung bad influence na meron yung mga kaibigan niya, mapupunta sa kanya, gagayahin na rin niya, it will compromise positive human development. Kaya isa yan sa mga opening passages natin. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered or you may learn their ways and get yourself ensnared. Bakit biglang na-involve ang isang teenager sa frat war? At dahil doon, yun pa yung kinamatay niya.
nagsuntukan, nagbatuhan ng bote, nagkasaksakan, patay yung adolescent. Bakit? Eh yung mga kaibigan niya kasi, brininwa siya na one for all for one. Pag may away ang brotherhood, dapat kasama ka sa away kahit ayaw mong makipag-away, pakikiisa mo sa amin yan. Diba? Yun yung reason, yun yung wisdom behind Proverbs 22. Why you should choose the friends that you allow in your life. Oh, imbis sa mga bad influence, ang mga pinipili mong bilang mga kaibigan, hanap ka ng mga kaibigan, hanap ka ng mga social relationships na maganda ang epekto sa'yo. Such as friends that will help you increase spirituality. Imbis nayayain ka sa frat war, imbis nayayain ka mambabae, imbis nayayain ka maglaseng o magdrugs, hanap ka ng mga kaibigan, nayayain ka na kilalanin ang Diyos. To pray, to attend Bible study, to attend fellowship, tumulong sa kapwa. Kapag ganyan yung kaibigan ng isang adolescent, most likely, maganda ang human development. Kumpara mo naman kung ang mga kaibigan niya, mga bad influence. And last one, number 3, although yung romantic relationships, hindi siya directly pierced, pero kaya ko to sinama dito, karamihan naman ng mga jowa, ng mga teenagers, nagsisimula as peers. Diba? So under na rin ng peers yan. Yung dating peers, ngayon jowa na. Ang mga adolescents, very passionate sa romantic relationships. As in iba, sobrang lakas, sobrang tindi magbahal ng mga adolescents. At dala yan, bakit? Bakit sila ganyan magmahal? Bigay lahat, dala yan ng kanilang teenage idealism, which is one example of adolescent immaturity that I discussed in my previous lecture. Panoorin nyo na lang. Dahil ang mga teenagers, napaka-idealist din sila pagdating sa pagmamahal sa partners nila. Ganito sila mag-isip, very extreme, no? Kami na. Wala na kung gustong iba siya lang. Ayoko na kung hindi ikaw. Kaya dahil dyan, ibibigay ko lahat sa akin, buong buhay ko sayong-sayo. Ganyan sila, ma-in-love. Sobrang tindi. Because of adolescent immaturity, because of the immature brain, because of the different hormones in an adolescent's body. Oh, kaya nga, itong pakikipagrelasyon sa during adolescence, isa na namang risk factor yan towards teenage pregnancy. Binigay lahat eh. Kaya nakaka-contribute yan sa mataas na rate ng teenage pregnancy in the Philippines. Diba? Very common problem sa atin yan, teenage pregnancy. Kasi marami mga teenagers hindi naalalayan ng adults in connection to romantic relationships. Diba? Tapos, in connection to that, iro-romanticize palalo ng kultura yung romantic relationships nila with their boyfriends and girlfriends. Ire-reinforce pa ng kultura. Makakakita ka pa ng mga ganyang memes sa Facebook. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Oh, tapos yung mga teenagers na currently in a relationship, pag nabasa yan, i-apply nila sa mga cognitive systems nila, kilig na kilig sila that they believe this towards each other. Kilig na kilig sila na sila ganito sa jowa nila, yung jowa nila ganito sa kanila, akala nila okay yan. E paano kung bigla silang nag-break? Binigay nilang lahat, along the way, it did not work out. Ano mangyayari? Sa sobrang tindi ng sakit, kasi sobrang attached nila sa isa't isa, dahil ni-romanticize ng kultura yung relationship nila, ano nangyari? Sobrang sakit, na-depress. Sobrang sakit to the point may mga teenagers, they commit suicide. Diba? Kaya isa sa mga, ano yan, according to statistics, isa sa mga reason for adolescent deaths yan eh. All throughout the world, no? Bakit ang isang adolescent mamamatay other than accident? Suicide. Reason? Breakups. Romantic relationship breakups. Hindi nila ma-handle yung pain. First time nilang na-experience yung pain. Kasi first time din nilang na-attach ng todo, ng ganyan sa isang tao. Hindi nila malaman anong gagawin nila nung nawala, nung pinagpalit sila. Kaya, boom! They cannot take it anymore. They take up their own life. Napaka-intensified ng emotions nila during that time. Oh, kaya ang isa pang question dito, especially for the guardians, kayo ba magte-take kayo ng risk na ang mga teenagers ninyo will enter a romantic relationship? Would you allow them? May mga adults kasi ang iniisip nila, siguro okay lang kasi diyan nila matututunan yung basics of human relationships, especially romantic relationships. It's a good experience for them towards maturity.
I have nothing against that, no, but I have my reservations against that idea. I-discuss ko na lang yan sa ibang lecture ko. May mga magulang naman ayaw mag-risk. Disallow. Huwag kang mag-jowa. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Yung crush-crush, okay lang, pero yung pag-jowa, you enter a formal relationship, huwag muna, anak. Diba? Or, middle ground. Ito, hindi ko alam anong ibig sabihin ng middle ground. How do you spot the middle ground between allowing them to have relationships versus don't allow them? Kayo na lang bahala mag-design. Paano yan? Alright? Basta in summary, to close this lecture, paano maging maganda ang development ng adolescents in connection to their relationships? Ito yung mga critical factors. Positive parenting. Ang mga parents merong necessary skills to be good parents in handling adolescent behaviors. Kaya dapat ang parenting, pinaghahandaan yan. In general, dapat magaganda ang family experiences. Mga good influence ang mga peers na sinasamahan ng mga adolescent. And most importantly, kung may jowa man, dapat healthy yung connection ng adolescent doon sa jowa. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na hindi dapat nila ginagawa. And this is where I will enter the case for spirituality. Kaya maganda na ang spirituality pinapractice hindi lang ng adolescent, him or herself, maganda rin na yung pamilya na pinanggagalingan ng adolescent, spiritual din. Diba? Like how? How would spirituality ensure, guarantee these factors na pampaganda ng adolescent development? Pag positive parenting, kapag yung parents mo, Christians, yung perspective nila sa pagiging magulang, ganito, na yung kanilang anak na pinapalaki, yung teenager nila, is a gift from the Lord. Hindi yan burden, hindi yan sakit sa ulo. Merong purpose. Bakit si Lord binigay yung adolescent na yan sa kanila? And when parents see their adolescents that way, as a gift, they will value the gift by protecting the gift, by nurturing the gift. Kaya todo ang pagiging alaga nila doon sa teenager nila. Hindi nila sasakalin, hindi nila mumurahin, rather, they will nurture properly the teenager. Dito na nila i-express yung authoritative parenting. Kasi kung ang tingin mo sa anak mo, sakit sa ulo, naiinis ka tuwing merong misbehavior ang adolescent, mag-authoritarian ka. Wala akong pakialam kasi hindi ka namang gift from someone. Sakit ka lang sa ulo, authoritarian ako, diktador ako, wala na. E buti na lang, Kristiyano yung parents. Ito yung pananaw nila sa parenting. Naging maganda yung trato nila doon sa adolescent. Another Christian teaching in connection to spirituality, di ba, pag yung adolescent lumaki sa Christian teaching, alam nila na dapat pinipili nila yung mga kaibigan nila. Huwag sumama sa mga taong alam nila na bad influence. Do not be unequally yoked with unbelievers. Kasi kapag lagi mo silang kasama, there is a tendency, gagayahin mo na rin yung mga ginagawa nila na risk factor sa development mo. Maninigarilyo, sugal, bisyo, mga sexual relationships na hindi naman tama, ayan. Kaya dapat samahan mo lang yung mga kaibigan na maganda ang influence sa'yo. Kapag ang adolescent may jowa, pero pareho sila lumaki sa spirituality, spiritual ideas, Christian spirituality, ano mangyayari? Hindi nila gagawin yung premarital sex. I-apply nila yung biblical definition of love, which is more concerned about the welfare of your love, of the beloved, than your own welfare. Yan kasi ang pinagkaiba ng model ng culture of love. Sa culture, sa popular culture, love is all about yourself. Love is all about feeling good. Love is all about your own happiness. So if your partner does not make you feel good, if your partner does not make you feel happy, iwan mo na yan because you deserve to be happy. So your partner better shape up to make you happy. Ganon ang popular culture. Pero ang biblical model of love iba. Very selfless. Self-sacrificing. So hindi sila magpipremarital sex kasi alam nila hindi dapat ginagawa yun. Alam nila there is a right time for that. Alam nila that they should be doing things in the relationship for the good of each other, not of themselves. Kapag ganyan ang perspective ng magjowa, yan ang healthy na relationship. I'm sure, gagraduate ng high school yan. I'm sure, gagraduate ng college yan.
na sila pa rin because they practice this spiritual teaching. O, di ba? Maganda ang ano talaga. Maganda ang contribution ng spirituality sa adolescent development in connection to their relationships. Alright? So, yan ang maikling lecture natin on social development in adolescence. Kung meron kayong mga tanong, comments, suggestions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana nakatulong to sa pagre-review ninyo for the board exam. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone.